Everybody, welcome back to my channel. And today I'm gonna share with you all my top purchases of 2023. I'm not me kung hindi ko to dala. This is the perfect tube top ever para ma-control din yung oil niyo. Perfect to girl. Kasi yung pinaka-material niya ay actually pinatry ko to sa friend ko tapos nagustuhan niya talaga. Worth it talaga yung presyo niya. So girl, from makeup to clothes to skincare at kung ano-ano pang mga pinagbibili ko nung 2023 na talaga namang highly recommended, and I used it all throughout 2023. Let's start. Ooh, actually, we can start with this hydro flask na binili sa akin ni Noy. Kasi girl, ang tamad kong uminom ng tubig. Tapos simula nang nagka-hydro flask ako, parang may kakaiba na sa tubig. Parang ginanahan na ako. Kasi kapag dala-dala ko siya everyday, tapos ang bigat-bigat niya kasi may tubig siya, lagi kong iniisip na, kailangan ko siyang bawasan para hindi na siya mabigat. So, ganun ang mindset ng person. Dahil doon, mas nakakainom na ako ng madami. Ang next naman ay yung sobrang love ko na contact lens. Girl, nagko-contact lens ako ever since high school yata ako. I started with dull eyes na pinalitan ko kasi sabi mukha daw akong sadako. And then next ay blue eyes na hindi ko naman mapanindigan kasi kailangan everyday nakaayos ako para maging bagay siya sa akin. Next ay yung brown eyes. And ngayon ay nag-stick na ako sa clear na contact lens. Yung ginagamit ko ngayon ay bought it sa EO, yung hydrogel nila na clear na contact lens. And girl, simula nang ginamit ko talaga yon, no turning back talaga. Sobrang nagustuhan ko talaga siya, girl, kasi ang ganda-ganda niya sa mata. Patapos na yung araw at suot ko na siya 8 to 9 hours a day. Pero grabe, magugulat na lang ako na, okay, hindi pala sumakit yung mata ko all day, ganyan. Kasi may mga times na siguro in the middle of the day pa lang, kailangan ko nang tanggalin yung contact lens ko kasi nga ang bigat niya na. And mas nagustuhan ko na ngayon yung clear kasi for me, mas low maintenance siya. And pwede ko siyang gamitin every day. And then next would be this. What? Etong mga brushes na to, girl, ay actually nabudol ako kay Miss Tony Sia. Pinakita niya to last time, tapos tinry ko kasi under 100 pesos lang yata siya. Tapos itong mga brushes na to, girl, may mga times kasi na minsan nadidiinan ko na siya sa mukha ko. Pero hindi siya masakit kasi yung pinaka-material niya ay soft. Bumili ako ng isa para sa liquid foundation ko and then yung isa naman ay para sa blush on. Next would be this L'Oreal Infallible Foundation. I like it kasi girl, yung face ko ay oily tapos kailangan niya talaga ng full coverage every day. So, ito yung pinaka nagustuhan ko dahil na din sa coverage niya. Actually, pinatry ko to sa friend ko tapos nagustuhan niya talaga. As in, chinat niya pa ako na, ano nga ulit yung gamit mo, ganyan. Kasi bibili din daw siya. So, you can also check it out. Kung ang hanap niya din sa foundation ay yung coverage niya at para makontrol din yung oil niyo, perfect to girl. Next would be, siguro ito na yung last sa makeup na ano na list natin. Kasi nung 2023, hindi ako masyadong nagtry ng mga bagong makeup. So, ito yung mga lip tints na nabili ko sa 80 Organics. I'm not me kung hindi ko to dala. Backstory lang, girl. Una ko tong natry sa bazaar. At dahil mahilig akong magtanggal ng mga sticker niya dito kapag wala akong nagagawa, nakalimutan ko kung anong pinaka-brand niya. So, kailangan ko pang hanapin yung photo kung saan naalala kung nag-picture ako na nakaganyan para lang malaman ko kung anong brand niya ulit. At nahanap ko na siya finally. So, ito yung 80 Organics at pinaka nagustuhan ko siya kasi yung tagal ng pag-last nung mismong tint sa labi ko. And hindi siya ganun ka-dry compared sa ibang mga lip tints na na-try ko na. Etong pinaka nagugustuhan ko ngayon na lip tint, ang shade niya ay nasa terracotta, ayan. And this one, wine shade siya. So, yun yung perfect for me. And then next would be yung sa mga skincare products. Nag-focus ako sa skincare nung end ng ano ng 2023 kasi girl, nag-breakout talaga ang person. So, bumalik ako sa pinaka nagustuhan ko na cleanser. And this one ay yung T3 Sika sa Nature Republic. Medyo pricey siya, pero kasi kung ibabase mo din naman sa performance talaga ng cleanser, worth it talaga yung presyo niya. Kapag tapos kong mag-cleanser, girl, yung feeling ng mukha ko, parang sobrang moisturized. Sobrang
smooth and soft. So, nagustuhan ko din talaga siya. Even kay Gerald, pinapagamit ko siya at nagustuhan niya din talaga. And then, next would be itong Aqua Sunscreen. This one is watery at saka mabilis ma-absorb ng skin ko. Kaya nagustuhan ko siya. Actually, yung Derma yung nag-recommend sa akin ito kasi it's perfect daw for sensitive skin. And so far, kapag ginagamit ko siya, mas less yung feeling na parang ang dry ng mukha at saka kapag mag-smile ka, parang magka-crack na talaga siya. So, ito talaga yun. Ang moisturizing din niya. And this one is SPF 50. Healthy din for you and for your skin. And then lastly, sa ating skincare would be this one. Siguro ang dami na nagsasabi sa inyo nito, pero ito yung Aloe Vera Soothing Gel. I like it kasi girl, ginagamit ko siya sa mga siko-siko ko, ganun. Tapos sa mga batok, kung saan-saan talaga. Siguro ang ayaw ko lang dito kasi ano eh, kapag ino-open mo siya, yung buong product na yun nandito. So siguro kung meron siyang parang spatula, para mas hygienic din siyang gamitin. Mas bongga siguro yun. Next would be yung clothes. Oh my God, ang ating mga clothes. Medyo madami akong clothes na ma-recommend sa inyo. Kasi girl, noong 2023 ay gala ang Fursun. Una na dun ay itong top na suot ko. I love the color so much. It's magenta. Tapos ang dami pa niyang mga iba't ibang colors doon sa ano, sa shop na yon. So pwede kayong mamili. Maganda din yata yung green eh. Bala ko din yung bilhin. Ang maganda dito talaga, yung pa-ruffles niya sa may ilalim na part. Pwede kang kumain ng madami, girl, kasi hindi siya fit sa may stomach na part mo. And noong 2023 din, nag-focus din siguro ako sa mga tops na medyo makikita yung collarbone ko para mas appealing din siyang tignan for me, for myself. So, isa na doon ay itong, tada! Hindi siya masyado mabigyan ng justice ng camera, pero ang maganda dito talaga ay yung pa-square niya na cut dyan sa may gitna. Tapos, meron siyang pa something dito sa may gitna na part. So, nagbibigay siya ng illusion talaga na, girl, may something there. Ganon. Ang ganda. Actually, may isa pa ako neto. Color blue naman siya. Ang pagkakaiba naman nito ay may strap siya. Ang cute! Tapos same din na meron siya dyan sa baba para makakain ako ng madami. And then, stretchable siya. Siguro ang medyo off lang sa akin dito ay kailangan ko siya laging plansyahin kasi nga ang bilis niyang magkusot sa ilalim. And sa lahat ng mga i-recommend ko sa clothes, ito talaga, oh my God. Siguro kung pwedeng i-gatekeep to, i-gatekeep ko talaga to. Pero magugustuhan niya to kasi this is the perfect tube top ever. And itong tube top na to ay perfect because of the double lining. And you can wear yung mga nipple tape lang din dito kasi nga, ang kapal niya, girl. Siguro less than 100 lang din to. Tapos ang dami pang mga colors, like merong blue, may green, ganun. Sobrang perfect kasi pwede siyang maging staple sa outfit mo. Like, pwedeng eto lang din, tapos mag-short ka, mag-skirt ka. Or pwede din siyang eto and then mag-blazer ka para ma-wear mo sa mga meetings, ganyan. So, ang ganda ng material and yung pinakakapit niya din talaga sa body. And lastly would be this. Tada! This one. Lagi ko na din tong sinusuot kasi grabe yung material niya talaga. Para kang bumili sa mall tapos para siyang mga worth 500 or 600 ganun. Parang Uniqlo vibes siya. So, di ko sure kung may ganito ba si Uniqlo. Ang maganda dito, girl, ay yung pinaka-material niya. And makapal din siya. Ayan o. At saka meron siyang mga sizes. So, ang kinuha ko ay yung size small para hindi siya ganun ka-fitted sa may chan na part. So, ang ganda. Pwede ko siyang masuot sa mga pants, sa mga trousers, sa mga skirt. Try nyo din. Meron din color na white yata, pero nag-stick ako sa black. And lastly, na marirecommend kong product would be this conditioner. This is from Moringa Herbal Conditioner na may argan oil. Girl, hindi ako mahilig mag-conditioner ever, pero simula nang na-try ko to. And na-try ko kung gaano pala kadali na kumbaga banlawan siya sa buhok ko. Kasi before, medyo off ako sa mga conditioner kasi kailangan pa ng mahabang oras para banlawan siya. Pero with this one, oh my God, siguro plus points na lang na ang bango-bango niya. Dinala ko to nung nagliw-liwa kami. Tapos sabi ng friend ko, ang bango daw ng buhok ko. So best compliment yun ever for me. Pero nag-beach trip kami, nag-banana boat kami, ang tigas-tigas ng buhok ko. Tapos after talaga, nakaka-ano siya, nakaka-smooth siya ng buhok. Pinapartner ko siya with this one. Narinig nyo na din yata ito. Nakailang reco na din ako sa inyo nito. Pero this is their serum. This one naman, kapag alam kong medyo parang pagod na pagod yung buhok ko today or parang kailangan niya ng mga extra boost, eto yon. And perfect kasi nga maliit lang siya. So lagi ko din siyang ginagamit sa bag ko. So yun ang mga products na masya-share ko at ginamit ko talaga all throughout 2023. So I hope you like it and you enjoyed it.
All the products again ay nasa description box below, so you can check it out. If you like this kind of videos, please let me know para mas madami pa tayong mag-prepare na ganitong klase din. So, thank you so much and I hope to see you on my next vlog. Bye! Thank you.